Good day, everyone. I am Sir Robby, and together we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Magandang umaga sa inyong lahat! Kumusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako muli ang inyong tutor, walang iba si Tutor Seth. Okay? Para sa edukasyong pagpapakatao 3. Okay? So may I request to our technical director to share my screen. Maraming salamat po. Okay? Okay, welcome to our Itulay online tutorial. Sana na-download nyo na yung ating learner's material para dun sa mga baguhan po sa Itulay. Para dun sa mga datihan, pakikuha po ang inyong module, ihanda ang inyong lapis at inyong papel para sa ating mga activity for this morning. Okay, ipagpapatuloy natin ang ating paksa nung nakaraang linggo. Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng mabuting pag-ugali ng Pilipino. O, alam naman natin mga bata na ang mga Pilipino ay likas na mabubuti at mababait. Okay? So, para sa ating layunin sa umagang ito, makapagpapahayag ng isang tanda ng mabuting pag-ugali ng Pilipino sa pagsunod sa tuntunin ng pamayanan. Okay? So, para maintindihan natin ito, itong ating paksa, ating balikan yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Nabanggit ko doon ang salitang tuntunin. Ano ba yung mga pumapasok sa inyong isip, mga bata, kapag sinabing tuntunin? Ano yung mga kasing kahulugan ng tuntunin na salita? Okay, online learners, pakisagutan ang aking tanong. So, bago nyo sagutan, ako muna ay babati sa mga nanonood na mga magulang, kay Stella Bacani from Baltisur Elementary School, ganun din kay Annie Fernandez. Good morning sa inyong lahat dyan sa Baltisur Elementary School. So good morning kay Shikaina Luis Santos, Nicole Mendoza. Okay, maraming salamat sa panunod sa itulay. Kung maaari sana i-share ninyo ang ating link sa mga kapwa ninyo grade 3 para sila din ay matuto sa ating programa sa itulay. Okay? Good morning kay Jing Jewel Manawi. So, mga bata,
balikan natin yung nasa screen. Ano ang mga pumapasok sa inyong isip kapag nabasa natin ang salitang tuntunin? Yan, may sumagot na po. Ang sagot niya ay si Mark. Ang sagot niya ay patakaran. Mark Bacani. Ganon din kay Hannah Ren Bacani, patakaran. Ano pa yung mga salita na pwede nating i-ugnay sa salitang tuntunin? Ala, marami nang sumasagot. Si Annie Fernandez, patakaran po sir. Mga tuntunin, sabi naman ni Ryan. Okay, si Cheryl, patakaran. Okay, tignan natin. Hello, good morning kay Juners. Okay, tignan natin yung mga kasagutan ninyo, mga bata. Ang sagot dyan ay, ito ay pwede natin iugnay sa salitang batas. Alam nyo ba na ang batas ay maraming klase? May batas sa trapiko, may batas sa karapatan ng pambata, karapatan ng mga kababaihan. So, lahat yan ay dapat natin sundin. Dahil kung hindi natin susundin yan, ano kayang mangyayari? Tayo ay mapaparusahan. O, maliwanag ba yan mga bata? Ano pa ang pwede nating iugnay sa salitang tuntunin? Ano yung mga pumapasok sa inyong isip? Okay? Kautusan ba? Nailagay nyo ba yung kautusan? Kung kautusan ang inyong sagot, tama po kayo dyan. Okay? Dahil ang kautusan, dapat sinusunod yan. Ano pa? Patakaran. So, may nakabanggit ng sagot kanina, si Naani, patakaran ang kanilang sagot. So, tama kayo dyan. At saka, ito ay tumutukoy sa pamamahala. Okay? So, ang pamamahala ay binubuo ng mga otoridad yan na mga namamahala sa inyong lugar, sa inyong barangay, sa inyong probinsya, syudad, at sa buong bansa. O, alam naman natin kung sino-sino ang ating mga pinuno sa ating bansa para magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Okay? Maliwanag ba yan mga learners? Okay. Tingnan ko nga. Alright, so nandyan pa. Magtansap nga kayo kung narinig niyo aking sound. Kung okay ba yung aking sound. Alright, pamamahala din po sir, sabi ni Annie. Batas, kautusan, sabi ni Jovi. Z Zalonga, opo, sabi niya. Okay, so mayroon daw sound. So tayo ay magpatuloy sa ating slide. Mayroon akong tanong dito mga bata. Ang tanong ko ay, ano ang maaring mangyari kapag walang tuntunin sinusunod? Sa tingin nyo mga bata, pag wala yung batas, wala yung patakaran, wala yung pamamahala ng isang leader sa ating bansa o sa ating lugar, ano kaya ang mangyayari? Okay? Isulat ang inyong o i-type ang inyong sagot dyan sa chat box at ako po ay magbabasa ng inyong mga kasagutan bago ko ipakita ang mga mungkahing sagot para sa tanong na ito. Good morning kay Nadine, Reggie, Rian. Ayan, nagtansap sila. Okay. Ang sagot ni Annie, magkakagulo po at hindi magkakasundok ang mga tao. Ang sabi naman ni Jovi, paparusahan po. Magiging magulo, sabi ni Rihanna Flores. Okay. Ang sagot naman ni Hannah, mabilis, si Daisy ay magkakagulo. Roverick, magulo daw. Okay, tingnan natin ang inyong mga kasagutan mga bata. So, ang sagot dito, kung ang sagot ninyo ay magkakagulo, tama kayo. So, may mga sumagot doon na magkakagulo. O, diba? Pag walang sinusunod, talagang magkakagulo dahil wala silang basihan kung ano ang dapat nilang gawin, ano ang dapat nilang isagawa. O, maliwanag ba yun mga bata? Ano pa? Ito ba yung kasagutan? Magkakalituhan. O, malilito sila kung ano yung dapat nilang sundin. Ano pa? Ito ay, yung iba matatakot dahil magulo sa kanilang kinalalagyan, normal lang na matatakot ang iba. Mag-aalala yung mga tao kapag wala yung tuntunin na dapat na sundin. Kung yan ang inyong mga kasagutan, mga bata, kayo ay tama. So, kayo ay magagaling. Talagang mahuhusay. Ngayon naman, tayo ay darako sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo na matatagpuan sa inyong module sa pahina 19. Okay? Kayo ba nakahanda na mga bata?
Ihanda ang inyong cellphone at sagutin ang mga sumusunod na aking ipapakitang larawan. So, aking babasahin muna ang panuto. Sa inyong sagutang papel, ilagay ang salitang okay kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting ugali ng pagsunod sa alituntunin. Lagyan mo ng di okay kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Okay? So, ulitin ko sa inyong sagutang papel, ilagay ang salitang okay kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting ugali ng pagsunod sa alituntunin. Lagyan mo naman ng di okay kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kayo ba'y nakahanda na para sa unang larawan? Tingnan nyo nga ito, mga bata. Ang bata ay nakasuot ng face shield. Ano yung ilalagay nyo dyan? Yan ba ay okay o di okay? Tingnan ko nga ang mga kasagutan ng mga online learners. Ang sagot ni Lord from YouTube, nanonood sa YouTube, ang sagot niya ay okay. Yung iba naman, ang sagot ni Ethan James ay opo, sabi niya. Okay? Maghintay tayo ng mga kasagutan. Ang sagot ni Nadine ay opo. Okay. So, familiar naman kayo dyan siguro sa face shield. Ano? Ito mga bata, mayroon akong face shield dito. Alam nyo ba na ginagamit ko ito lagi para sa aking proteksyon kapag ako ay lumalabas, lalo na pag ako ay pumupunta sa paaralan. Maintindihan nyo ba yan mga bata? So, ito ay dapat na ang sagot nyo ay, sabi ni Lord, dahil okay ang sagot niya, okay, yan ay okay, tama kayo mga bata kung okay ang inyong kasagutan para sa ikalawang larawan. Kayo ba'y nakahanda na? Okay, tingnan o pagmasdan ang ikalawang larawan. Ito. So, mapapansin ninyo yung dalawang batang nag-uusap. Sila ay mayroong pagitan na 1 metro. At saka, mapapansin ninyo na sila ay nagsuot ng face mask. Ito ba ay okay o hindi okay? Sa tingin nyo mga bata, ano ang sagot dito? Online learners, pakisagutan ang ikalawa. Yan po ay ikalawa. Okay? So, ang sagot ni Lord ay okay para sa number 2. Si Rihanna, number 2, okay. Kurt, okay. Si Chris Ilurim, okay. Annalyn is okay. Susan, okay. Halos lahat kayo sumagot ng okay. So, alam nyo, yung itong face mask na to, ginagamit din natin ito lagi para tayo ay mayroong protection. Bukod dun sa face shield. So, dapat tayo ay, ano mga bata? Dapat yan ay okay para tayo ay ligtas. Okay? Yan mga bata. Naintindihan nyo ba yung una at ikalawang larawan? Sana gawin natin ito. Dapat sundin natin ang mga tuntunin na to para tayo ay maging ligtas sa mga virus na ating makakasalamuha. Alright. Para sa ikatlo, okay, masdan nyo ang larawan mga bata. Maraming tao, di ba? Okay. Kung kayo ay aking tatanungin, kailangan nyo bang pumunta dyan ngayon? Siguro, nanaisin ninyong mag-stay na lang sa bahay. Dahil, lalo na ngayon, kumakalat ang virus, mahirap ang magkahawaan. So, dapat, ang sagot nyo dito ay ano? Tingnan ko nga ang inyong sagot, online learners. Para sa number 3, ang sagot ni Kurt ay di okay. Ganon din si Gabriela. Ang sagot niya ay, okay, si Ethan, di okay. Si Kurt, di okay. Tricia May Torio, di okay. Si Rian, di okay. Mm-hmm. Si Susan, hindi okay yan, sabi niya. So, tingnan natin mga bata, dahil ito ay pinagbabawal ng IETF, lalo na ngayon, tumataas ang COVID cases sa ating bansa. Parami ng parami. So, dapat ito ay sundin natin na huwag tayong makihalo sa mga maraming tao. So, yan ay hindi okay. Kaya nga, hindi ka nakakapasyal ngayon sa mall, di ba? O, sino ang kwan? Sabik nang makapunta ng mall. O, bawal ang mga bata, lalong-lalo na ang mga grade 3. Kasi, below 15, hindi pwede sa lansangan o sa mall at sa iba pang mataong lugar.
Okay? So, para sa ikaapat, tingnan nyo nga ito mga bata. May nakikita ba kayong larawan dyan sa aking screen? Ano ang masasabi nyo sa larawang ito? Ang bata ay nagtatapon ng basura sa tubig, sa ilog o sa dagat. Yan ba ay okay o di okay? Alam nyo ba mga bata, ngayon ay ipinagdiriwang ang Earth Day. Dapat mahalin natin ang ating kalikasan dahil ito ay biyaya ng ating Diyos. Dapat ito ay panatilihin nating malinis. So, sa tingin nyo, tama ba yung ginagawa niya mga bata? Okay, marami sumagot ng di okay. Okay, di okay, sabi ni Ethan, Rian, Yuri, Kurt, di okay. Bon, sagot niya ay di okay. Andrew, James, di okay. Jezabel, hindi okay. Rose Bautista, di okay. Rihanna Flores, di okay. Kurt, Aiden, di okay. Tingnan natin. So, ang sagot dapat dito ay di okay. Dapat huwag tayo magtapon ng basura. Kung may nakita kayo na nagtatapon ng basura ng mga bata, ito ay inyong pagsabihan. Dapat mahalin nila ang ating ilog, karagatan, dahil ito ang pinanggagalingan ng ating mga pagkain, lalong-lalo na yung mga isda. Kukunti ang isda kapag maraming mamamatay kapag marumi ang ating tubig. Mariwanag ba yung mga bata? Dahil makakaroon ng water pollution. Yan yung pinag-aralan nyo sa science, di ba? Okay, para sa ikalima mga bata, pansinin nyo ang dalawang bata. Ano ang ginagawa ng babae? Siya ay naghuhugas ng kanyang kamay. Okay? Ano sa tingin nyo mga bata? Yung tuntunin na ba yan? Tama ba yan? Okay, sabi ni Lord, ang sagot niya ay okay po. Yan, maraming sasagot ng okay dito. Okay, Endel? Okay, si Kurt, okay. Ang daming sumasagot ng okay, Kurt. Okay, Rihanna, okay po. Okay ang sagot nila. Si Ryan, Matthew, okay. Rihanna Flores, okay. Okay, so dapat ang sagot nyo dito mga bata ay okay. Dahil kailangan maging malinis tayo sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating kamay, dahil marami tayong hinahawakan, dapat patiling natin maglinis o maghugas ng ating kamay at magpahid ng alkohol para iwas sa mga virus. Dahil dyan, kayo ay magagaling. Lahat, halos lahat sumagot ng okay. Alright. So, naintindihan nyo ba yan mga bata? Para sa ika-anim na larawan, ano ang masasabi ninyo sa bata at saka sa kanyang magulang? Yan ba ay okay o di okay? Okay, ang sagot ni Lord, nangunguna si Lord lagi sa pagsagot, ha, mabilis. Ang sagot niya ay di okay. Ganyan ba kayo mga bata? Sana hindi kayo ganyan. Ano, kapag may sinasabi si mama o si papa o yung mga matatanda sa atin, huwag tayong makipag-away o huwag tayong magtatampo dahil sila yung nakakaalam ng tama at maganda para sa atin. Maliwanag ba yan mga bata? So, ang sagot ni Nadine, okay. Di okay, sabi niya, Nadine. And then, si Mabizalel ay di okay po. Hannah rin di okay. Si Kurt ay din di okay. Jezabel, di okay. Di okay, si Nadine. Ganon din si Luis Marin, di okay. Alright, si Ethan, si Rian, di okay ang kanilang mga sagot. Ganon din kay Carl Sanders. Okay, mga bata, oras na para ipakita ang tamang sagot. Kung ang sagutin nyo ay di okay, kayo ay tama. Palakpakan ninyo ang mga sarili nyo mga bata dahil kayo ay magagaling, mahusay kayo. Alright. So, okay, marami tayong nanonood ngayon, 104. Sana dumami pa yan yung mga team replay. Kung maaari mga bata, kayo mga grade 3, i-share ninyo sa inyong mga classmate itong link na to na para mapanood nila ang ating mga itulay program. Maliwanag ba yan mga bata? So dahil dyan, kayo ay binabati ko, dapat ipagpatuloy ninyo ang pagsunod sa mga tuntunin. Yung mga hindi okay doon, huwag nating gawin yon dahil yun ay makakaapekto sa atin at sa iba. Maliwanag ba yan mga bata? Okay, para sa gawain ika-apat, tayo ay
Okay. Makikita ito sa pahina 20. Tingnan ninyo ang inyong module. Ang sabi dyan, lagyan ng check kung ano, gaano mo kadalas na ipapakita ang pagiging masunurin sa mga alituntunin. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay? Kayo ba nakahanda na mga bata? Ito yung checklist. Gaano nyo ba kadalas ito ginagawa? Okay. So, dapat lalagyan nyo ng check. So, aking babasahin muna mula una hanggang sa ika-anim, tapos ang sasagot ninyo doon sa chat box, maglagay na lang kayo ng kung anim na check ang inyong sagot, anim na check ang ilagay ninyo. Kung may X kayo, ilagay nyo may, kung saan yung may X o saan paminsan-minsan. Okay? So, sa una, laging magsuot ng face shield or face mask. O face mask or face shield. Sa ikalawa, manatili sa mga tahanan. Ikatlo, iwasang pumunta sa mga matataong lugar. Ikaapat, linisin ang paligid. O gaano nyo ginagawa ang mga yan? Palagi ba, minsan, o hindi? Okay? Para sa una na sagot ay dapat check yan. Dapat palaging ginagawa ang magsuot ng face shield dahil sinabi ko nga kanina na ito ay inyong protection. Okay, check ba ang inyong sagot? Okay, may nung sumagot si Ethan, ang sagot niya ay palagi daw. Okay, Christopher Ilorin, check ang number 2. Okay, ganun kay Jeneline, ang sagot ni Jeneline Calma sa number 2 ay palagi, check daw ang palagi. Okay, so sa number 2, manatili sa mga tahanan. Huwag tayong laro ng laro sa labas o pasyal ng pasyal sa iba't ibang lugar para tayo ay manatiling ligtas lalo na sa dulot ng COVID-19. Okay, para sa ikatlo, dapat iwasan pumunta sa mga matataong lugar. O nabanggit ko na yan kanina doon sa larawan. Huwag tayong pumunta sa maraming tao, lalo-lalo na sa mga mall o, at sa iba pang lugar na matataong lugar. Okay, para sa ikapat, linising ang paligid. O dapat maging malinis sa loob ng bahay, sa kapaligiran dahil ito ay nagpapakita ng pagmamahal natin sa ating inang kalikasan. Lalong-lalo na ngayon, Earth Day ngayon. O, nanonood ba kayo ng webinar ng Earth Day? Alright, dapat manood kayo noon. Mamaya, mag-replay kayo. So, dapat yan ay check. Alright, para sa ikalima, sundin at igalang ang mga nagpapatupad ng alituntunin katulad ng kapitan, pulis, mayor, at iba pa. O, ginagawa nyo ba yan mga bata? Yung kayo ay sumusunod sa kanilang mga patakaran, sa kanilang mga utos, ginagawa ba natin? Dapat ang sagot dyan ay, okay, ano kaya ang sagot ng iba? Dapat ang sagot dyan ay, ano? Online learners, tingnan ko ang inyong mga kasagutan sa number 5. Yan, sagot ni Christopher ay check. And then si Gabriela, lahat check daw. Alright. Ganon din si Luis Marin, check. Si Susan Arca, palagi. Sa number 1, number 2 naman yon. Alright, ang gagaling nyo mga bata, dahil dyan, kayo ay sa number 5, ang sagot ay check din dapat. Paano pag ang sumagot kayo sa minsan hindi? O huwag mag-alala, dahil ito ay pwede nating pag-aralan, hinay-hinay na isagawa natin hanggang sa matutunan natin ang mga bagay na to. Maliwanag mga bata, kung maari, sundin lahat ang mga yan para tayo ay maging ligtas. Okay? Para naman sa pangwakas na gawain. Okay, makikita ito sa inyong self-learning module sa pahina 20. Kayo ba'y nakahanda na mga bata? Para sa ating gawain sa ikalima, sa pangwakas, aking babasahin muna ang kaisipan na nakasulat dyan sa talata. Mahalaga sa ating barangay o pamayanan ang kaayusan. Magkakaroon lang nito kung may mga puwang na sinusunod ng lahat. Ang pagsunod nito ay pagkakaroon din ng mabuting pag-ugali na ating may pagmamalaki bilang mga bata. Ang mga opisyal na nagpapatupad nito sa atin ay ating igalang dahil ninanais nila ang isang puwang na pamayanan lalo na ngayong puwang. Pasalamatan natin sila at ang lahat ng tao na marunong sumunod ng puwang sa lahat ng oras. So, may mga highlighted words dyan, may mga kulay dyan, may dilaw, may green.
ang gagawin natin dyan ay ilalagay natin yan doon sa puwang mga bata. Okay? Para makumpleto natin yung kaisipan na nabuo doon sa ating pinag-aralan na ating tinatalakay ngayon. Kayo ba nakahanda na mga bata? Para sa unang katanungan, doon sa unang puwang, ano ang ilalagay nyo doon? Online learners, tingnan ko nga. Sabi ni Ashley, utos daw yung una. Okay, tingnan natin. Sabi naman ni Kurt, ang sagot niya ay tuntunin. Ganon din si Gabriela, tuntunin. Si Kurt, tuntunin ang kanilang mga sagot. Alright, si Gabriela, Manila is tuntunin. Okay, tingnan natin ang inyong mga kasagutan kung tuntunin nga. Ano kaya yung mahalaga para sa atin na dapat nating sundin lahat? Dapat sundin natin ang, yan, umakyat na ang salitang tuntunin. So, para dun sa mga sumagot ng tuntunin, kayo ay tama. Okay, sa ikalawa, ang pagsunod nito sa tuntunin na ay pagkakaroon din ng mabuting pag-ugali daw ng na ating maipagmamalaki bilang mga batang, sino yung tinutukoy dito? Sino mga bata? Batang? Okay, tingnan ko nga online learners. Yan, si Lord. Mabilis si Lord talaga. Ang sagot niya ay Filipino. Ang sagot naman ni sino to? Si Yana Wayne ay Filipino. Si Christopher ay Filipino. Okay? Si Endel ay Filipino. Si Rihanna Flores, Filipino. Tingnan natin. Sino yung tinutukoy ng mga bata dito? Siyempre tayo. Kayong mga batang Filipino. Okay, tayo yun. Okay? Ngayon naman, ang mga opisyal na nagpapatupad dito sa atin ay ating igalang dahil ninanais nila ang isang, ano ang ninanais nila para sa atin, para sa mamamayan? Ano kaya ang kanilang ninanais? Okay? Tingnan ko nga, online learners, ang inyong kasagutan. Okay, yan, sabi ni Gabriela, maayos. Ganon din si, okay, Gabriela, sino pa yung sumagot ng maayos? Si Annie Fernandez. Si Yana, maayos po. Okay, tingnan natin ha. Yung iba, si Lord, maayos ang sagot. Ang tamang sagot dito, dahil ninanais ng lahat, dahil sa pagkakaroon ng tuntunin, tayo makakaroon ng maayos na pamayanan. Okay? Lalo na ngayong, ano ngayong ang ating sitwasyon? May dalawa pa dyan na iiwan. So, ano ang kasagutan dyan? Ngayong panahon ng ano? Okay, tingnan ko nga mga bata. Yan, sabi ni Jovi Borias, pandemya, sabi niya. Okay? So, yan ay tama, pandemya ang sagot. O, syempre, obvious na yung sagot dun sa dulo, no? Dahil isa na lang natitira, kailangan pasalamatan natin sila at lahat ng tao na marunong sumunod ng, dapat marunong tayong sumunod ng utos. Oh, hindi lang ngayon ha, sa lahat ng oras, dapat sumusunod tayo mga bata. Kapag yan ay ginagawa ninyo, kayo ay masasabi kong mabuting batang Filipino. Okay? Ngayon, bibigyan ko kayo ng thumbs up. Mag-thumbs up nga kayo kung kayo ay naintindihan ninyo ang ating pangwakas na gawain. Okay? Sana naintindihan ninyo, no? Kung meron kayong tanong, huwag kayong mag-atubili na maglagay ng tanong dyan sa comment box natin. Okay? Alright. So, sunod na slide, tandaan natin mga bata sa ating pinag-aralan ngayong umaga na ang pagsunod sa alituntunin ay nagpapakita ng ating mabuting ugali bilang batang, bilang mga Filipino. Ang gawin natin ay panatilihin natin ito upang maipagpatuloy natin ang pakikisa at pagmamahal sa mga kaugaliang itinuturo sa atin. Okay? So lahat ng mga tuntunin, kung sinusunod natin yan, masasabi natin na kayo ay may pakikisa at may pagmamahal sa ating mga kapwa at sa ating bansa. Maliwanag ba yan mga bata? Gawin ito sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, at mga pagkakataon. Mabuhay kayo mga bata, mabuhay ang batang Filipino. O, naintindihan niyo ba yung mga bata? Yan, nag-yes si Darlene. Salamat kay Darlene, nagbigay ng emoticons na yes. Okay, salamat at naintindihan ninyo ang ating pinag-aralan.
So, maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-share ang ating link sa mga kapwa ninyo grade 3. Okay? Palaging manood o mantabay sa Itulay Online Tutorial tuwing Webes. Okay? Sa oras na 10 to 10:30 ng umaga. Hindi lang dapat ESP, lahat ng subject dapat panoorin natin para tayo ay maging magaling. Okay? Hanggang sa muli, ako ang inyong tutor, ang inyong kagapay, walang iba si Tutor Seth na nagsasabi na mag-aral mabuti. Maraming salamat. Paalam sa inyong mga bata. Paalam. God bless. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!